Hey mga Lodi Cakes! Welcome back for another video! And for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ba ako gumagawa ng aking video thumbnail. Sa mga hindi nakakalam kung ano ba yung thumbnail, ito yon. Yan yung example ng thumbnail at yan yung ituturo ko sa inyo kung paano ko ba ine-edit at ginagawa yung ganyan thumbnail. Kung interesado kayong malaman kung paano gumawa ng ganyan, panoorin nyo to. Ito yung gagamitin natin sa paggawa ng thumbnail, itong PixArt. Kung wala pa kayo ito, pwede kayo mag-download sa Play Store or sa App Store. Pag nakapag-download na kayo, open natin yung application. Tapos dito sa baba, makikita nyo itong add button, pipindutin nyo. So ang una, kailangan natin magkaroon ng background. So ang ginagamit ko ay mga plain colors lang. Dito sa trending backgrounds, makikita nyo may color dyan, pipindutin nyo. Tapos mamili na kayo dito ng gusto nyong color background. Pindutin nyo lang dyan yung napili nyong kulay. Next na gagawin natin, papalitan muna natin yung size ng background. Pag gumawa ka ng thumbnail ng Facebook or ng YouTube, kailangan yung size nyan ay naka 16:9. So itong square na background, papalitan natin siya para maging 16:9. Dito sa baba, hanapin nyo dito yung nakalagay na fit. Ito, pipindutin nyo to. Dapat naka 16:9 to. Ito yung pipiliin nyo. Ayan. Tapos makikita nyo yung color background nyo, hindi na siya full. Magkakaroon siya ng color white. So para ma-full yan, makikita nyo sa baba may color, pipindutin nyo. Tapos piliin nyo dito ulit yung kulay na napili nyo nung una. Ayan, pantay na yung background, wala na yung color white. So papakita ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng thumbnail. Nilalagyan ko rin siya ng picture ko. So una, nagpipicture muna ako. Tapos pag na-save na siya sa gallery ko, mag-a-add photo ako. Pipindutin nyo lang itong add photo sa baba. Tapos select nyo na yung picture nyo na ilalagay nyo sa thumbnail. Ayan. Tapos ang gagawin ko naman, aalisin ko itong background. Kapag may subscription kayo sa PixArt, pwede nyo itong gamitin, itong remove background. Ayan. One click lang, mariremove na agad yung background. Pero may bayad kasi yan. So ituturo ko sa inyo yung walang bayad. Dito sa PixArt, pwede nyo itong gamitin ng libre. Itong cutout. Ayan, mababasa nyo dyan sa baba. May cutout dyan. Pipindutin nyo. Tapos, pindutin nyo itong person. Ayan, para mawala yung background, pindutin mo itong person. Dapat ang naka-red lang dyan, yung person. Tapos, pwede mong i-preview para makita mo agad kung okay na ba sa'yo. Baka kasi may lagpas o kaya may mga background pang nakasali. Ayan, tulad nyan, hindi pa siya maayos. Pwede nyo naman burahin yung mga background na nakasali pa sa picture nyo. If ever naman na may mga part dyan na hindi nakapula, pwede nyo lagyan yan, pwede nyo kulayan. I-zoom nyo muna yung picture ninyo. For example, itong kamay ko, hindi lahat siya nakapula. So, pwede natin yung pulahan yan. Pwede nyo lang yung restore, tapos kulayan natin. Ganyan. Tapos dito sa baba, buburahin ko itong pula na to. Pindutin nyo lang itong erase, tapos burahin nyo gamit daliri nyo. Hindi ko na isasama dito yung hita ko. Tapos ito siya pag bin-review. Ayan. So okay na to. Ang gagawin natin, pipindutin nyo itong save para ma-save na siya. Tapos ayan, wala lang yung background. Yan, ikaw na lang yung natira. At ito, tandaan nyo mga Lodi Cakes sa paggawa ng thumbnail. Sa lahat ng gagawin nyo dito, wag na wag yung pipindutin dito yung apply. Kasi pag pinindot nyo na yung apply, nakalock na yon, hindi na siya pwedeng ma-remove, hindi na siya pwedeng ma-adjust, maliitan, or malakihan. Mamaya makikita nyo kung ano yung ibig kong sabihin. Tapos dito sa picture ko, nilalagyan ko dito ng border. Sa baba, mababasa nyo may border dyan. Parang lalagay kayo ng picture nyo sa thumbnail, mas magandang maglagay ng border, mas magandang tignan. Tapos yan, pwede nyo yung lakihan or yan, ma-adjust nyo pa siya. Ito na sinabi ko, huwag nyo munang pipindutin yung apply para na-adjust nyo pa yung gusto nyo i-adjust dito. Kasi pag in-apply nyo na yan, di yun na ito magagalaw. Nakalock na yan. O diba, na-adjust ko pa kasi di ko yan in-apply eh. So ganyan din yung gagawin nyo, huwag na huwag yung pipindutin yung apply. And then next, maglalagay naman tayo ng text. Pindutin nyo itong text sa baba, tapos yan, maglagay na tayo. Siyempre, pag gumawa tayo ng thumbnail, dapat mayroong kinalaman dun sa video natin. So, yun yung gagawin natin. Ang topic ko kasi kung paano mag-slow mo ng video. Pag gumagawa ko ng thumbnail, yung mga text, iniiba-iba ko yung color. So, for example, ito, paano mag-iba yung color niyan. Pag ganito na-encounter nyo na doble siya, pwede nyo ma-remove yung isa dyan. Pipindutin nyo lang yung text, tapos X, tapos mariremove na siya. So, una, yung paano mag-iba yung color niyan. Kaya ito muna yung ginawa ko. And then next, text tayo ulit, tapos slow mo.
hanggang sa mabuo yung gusto nyong sabihin sa thumbnail nyo. Ayan, slow mo next. Tapos yan, pwede nyong i-adjust. Ayan, ma-adjust nyo pa siya, basta wag nyo lang i-apply. Yun yung tatandaan nyo. Tapos yung last ng video. Ayan. Ayan, kompleto na. Paano mag-slow-mo ng video? Ayan yung sa thumbnail ko. Then next, iibahin natin yung color. Dito tayo mag-umpisa sa paano mag. Pipindutin nyo lang yung text. Tapos sa baba, may color. Pipindutin nyo. Tapos yan, mamili na kayo ng kulay na gusto nyo. Tapos ilalagyan ko rin siya ng stroke. Pindutin nyo itong stroke sa baba. Tapos yan, nag-i-stroke ako dito ng black para mas tumingkad siya at mabasa ng gusto yung title ng thumbnail ko. And then yung slow-mo naman yung next na, ibahin ko yung color. Ayan, red na lang sa slow-mo. Ayan. Tapos stroke ako ng white. O, diba? Mas magandang tignan kapag may stroke. Tapos pwede nyo rin yung palitan ng font style. Pipindutin nyo itong font sa baba. Tapos mamili na kayo dyan. Ayun, may iba't ibang klase ng font style dyan. Basta wag nyo lang gagamitin dito yung may mga nakalagay na crown. Ibig sabihin, VIP access yan. Once na gamitin nyo yan, kapag tapos nyo na itong gawin at isi-save nyo na, hindi nyo masisave to. Kailangan nyo munang bayaran yung ginamit nyo na naka-VIP access. Para walang problema, wala kayong babayaran, huwag kayong gagamit dito na may mga nakalagay na crown logo. Ayan, ito yung napili ko, Lucky Yes Guy na font style. Iniiba-iba ko talaga yung color ng text eh, para mas maganda siyang tingnan, diba? Tapos, dito naman tayo, dito sa nang video, gagawin ko color white lang siya, tapos mag-i-stroke ako ng black. If ever naman na gusto mong baguhin pa uli yung kulay, pwede mo pang balikan kasi di naman natin pinindot yung apply eh. Ayan, ginawa ko, kinolor white ko na lang din. Ayan na yung thumbnail ko, paano mag-slow-mo ng video. Tapos pwede rin tayo mag-add dito ng mga sticker. So pindutin nyo itong sticker sa baba, tapos maglagay kayo dyan kung ano yung mga gusto nyong sticker. So sa akin kasi, ang topic ko dito ay kung paano mag-slow motion ng video. Tapos ginamit kong pang-edit ay CapCut. So maglalagay ako dito ng logo ng CapCut. Kaya isasama ko sa thumbnail ko itong CapCut. Pindutin nyo lang dito yung napili yung sticker, tapos mapupunta na siya dito. Tapos pwede nyo na itong i-adjust kung gusto nyo ilagay sa taas, sa baba, liitan or lakihan. And then next, maglalagay naman ako ng sticker pa, yung emoji naman. Sa search ko dito, lalagay ko yung naka-wow emoji. I-type nyo lang, wow emoji. Basta kung ano yung mga gusto nyo pang sticker, pwede nyo yan ma-search, lalapas yan dito. Tapos mapupunta na siya dito and then, yeah, pwede natin siyang i-adjust, lakihan or liitan. Dito ko na lang siya ilalagay sa taas. Pero minsan mga Lodi Cakes, kapag hindi ko bet maglagay ng picture ko sa thumbnail, ang ginagawa ko, pumupunta ako sa Google Chrome. Tapos magsisearch ako dito yung may kinalaman sa video ko. For example nga, slow motion yung topic ko. Yan, magsisearch ako dito sa Google. Lalagay ko dito slow motion. Tapos maghanap ako dito ng mga picture na pwede kong gawing thumbnail. Ito yung napili ko. Yan, pindutin nyo lang, tapos i-save nyo lang para mapunta sa gallery nyo. Ayan, nakapag-save na ako ng picture na gagamitin ko sa thumbnail. Tapos balik tayo sa PicsArt. Add photo tayo. Tapos yan, select natin yung sinave natin. Tapos mapupunta siya dito. Tapos, ang gagawin ko, i-remove ko na lang muna tong picture ko. Ayan. Ito, papakita ko lang din sa inyo mga Lodi Cakes para may iba kayong choice if ever na ayaw nyong gumamit ng picture nyo sa thumbnail nyo. Ganito yung pwede nyong gawin. Pwede kayong mag-search sa Google, tapos mag-save na lang kayo ng picture doon na may kinalaman sa inyong video. Ayan, naalisin ko na lang tong picture ko. Babaguhin ko lang tong thumbnail para ipakita lang sa inyo mga Lodi Cakes. Ayan. Ganito yung mga pwede nyong gawing thumbnail. Tapos naglagay din ako ng arrow dito. Adjust lang natin. Tapos maglagay pa ako ng emoji. Ayan, yung nakawaw. Tapos yan, goods na. Ito na yung final na thumbnail ko. So para i-save yan, makita nyo dito may arrow. Pipindutin nyo to. Tapos yan, masasave na yan sa inyong gallery.
O, diba? Napakadali lang gumawa ng thumbnail. Sa susunod na upload ko, ituturo ko naman sa inyo kung paano ba yan ilalagay sa Facebook nyo at sa YouTube. So, panoorin nyo yung next upload ko. At sana nagustuhan nyo itong tinuro ko, mga Lawate Cakes. At kung nagustuhan nyo, please pa-like, pa-share, at pa-follow na rin sa mga hindi pa naka-follow dito sa FB page ko. At pa-subscribe na rin sa YouTube channel ko, Makosas TV. Thank you for watching and keep safe, mga Lawate Cakes!